So natapos na po natin yung mga main dishes ng ating Boodle Fight. And now, it's time to make our panghimagas, ang ating mga pampakalma. May ginawa na akong saba na luto ko na last night. Ipapakita ko na lang sa inyo kung paano siya simulan. So cut diagonal ng saba natin. Natin sa bowl. So habang ginagawa natin to, maglalagay na tayo ng butter, unsalted butter, sa pan natin. So dahil panghimaga siya, ano ba naman yung konting butter? Konti lang. Sakto lang. Medyo makapal yung saging natin ha, kasi ayoko naman ng durog na durog. Gusto ko na may nakagat pa ako. And it's prettier kapag kabuo siya ng ganito. And then, to this bowl, maglalagay tayo ng... Akala ko matatakpan siya ng bunganga, boses ko. Yung pinagmanahan na po pala yung anak ko. Coat natin yung saging kasi ika-caramelize natin siya. And then we'll put salt para mag-balance off yung flavors natin. Ayaw natin ng just sweetness. Salt. Siguraduhin niyo lang. Wala kayo masyado pinaghuhugutan habang ginagawa niyo ito kasi para hindi madurog yung saba. Wala masyadong galit. Yan. Kakaramelize natin ng bananas natin. Gusto mo magkaroon ng konting crust. Mag-toast tayo ng sesame seeds kasi ito yung itatop natin sa ibabaw ng yellow. So pag ganyan na yung itsura niya, brown-brown na siya, lagay tayo ng vanilla. One cup vanilla. Pandan leaves. Actually, yung buong pandan pwede mong gamitin. Pero para maka-minimize ng space, i-bruise nyo and then itali ninyo ganyan, i-knot ninyo. Kailangan natin kasi yung katas niya habang nagsisimmer tayo. So always wise na ilagay sa palad na lang yung powdered spices kasi pag ginanyan natin siya direkta, papasok yung moisture sa loob and then mamumuo na siya. And then mahirap na siyang gamitin. Hanggang ngayon nangyayari pa rin po sa akin yun. Don't you worry. It happens. And it's okay. But you can prevent it from happening. Yes. Okay, so habang nangyari yan, maglalagay tayo ng star anise. Isa lang, kasi masyadong malakas ang lasa ng star anise. Mainit na to. Tutuusin natin yung seeds. Yung mga seeds natin. Hay, mainit nga siya. Ito, ang dami niyong pwedeng paggamitan nitong recipe na to. Pwede niyong itop sa vanilla ice cream. Tapos mainit na caramelized banana. Ay, bongga rin yun. Pwede nyo rin siyang kainin. As is, lagyan nyo lang yellow and konting gatas. Bongga din yun. Pwede rin on top ng waffle mixture. Mainit, tapos may saging na caramelized. Iba din man yun. So, itong water, nilagay natin. Just enough to cover our bananas. Tapos magdadagdag tayo ng cocoa sugar. So, kung ganyan karaming saging, siguro mga... Ganito kadaming sugar, mga tatlo. Pwede kayong gumamit na ibang klaseng sugar if you prefer. It's just that yung sa akin, mas gusto ko lang yung cocoa sugar kasi nga mas on the healthier side siya. Hindi siya processed. Hihintayin lang natin niyang kumulo na kumulo na kumulo na kumulo hanggang mag-reduce siya. Dapat ma-achieve niya yung ganitong pagiging sticky niya. Ibig sabihin, it's well-cooked at pasok na yung lasa niya sa loob. You can adjust your taste to more butter, more cinnamony kung gusto niyo. Pwede nyo lagyan ng ginger if you like para medyo mas maiba pang layer na flavor. Okay, so, eto na yung sesame seed natin. Hopefully, hindi siya matapon. Importante po na i-roast mo na yung sesame seeds kasi doon lalabas yung natural oil ng sesame seeds natin. And doon mas lalabas yung pagiging nutty flavor niya. So maaamoy mo talaga siya kapag ka-grinind mo siya ng ganito. Okay, so ito po dapat yung itsura niya. Sus Mariusip, ganito po dapat yung itsura niya. Mag-assemble na tayo! Hindi na natin nasasama yung pandan at saka yung star anise. So since siya po ay saba kunyelo, syempre mas marami ang saba. Lagay tayo ng konting makapunong balls. Lalagyan natin ngayon ng sago. And konting red bean. Not everybody loves red bean, pero konti lang para may bite. Ito ang coconut milk. Gusto ko naglalagay sa gitna and then sa ibabaw ng ice kasi kumisan kapos eh. And then mag-grind na tayo ng yellow. So ilalagay natin yun dito yung ice. Perfect sa summer. Lalo na dito sa Pilipinas na whole year ang summer natin. Kuha tayo ng syrup dito. Wala lang, naisipan ko lang para masarap siya may extra syrup. Then, top natin yung sesame seeds ng konting sugar.
mananatin. Dig deep, 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 deep para makuha natin lahat. Yun! Kuha ko lahat. Saba, makapuno, sago, red bean, all in one bite. Hindi sarap. Hindi mo sarap. Sobra niyang sarap. Here you go, saba con hielo with coconut and the works. For our final beverage, gagawa tayo ng piña colada using piña cups. So this is a very wise way para hindi naman masayang yung piña natin, hindi ba? At saka mas ang ganda-ganda niyang presentation sa Boodle Fight natin. Nakaka-social. Busy ka? So we're using piña cups. Dito natin kinuha yung mga pineapple flesh natin and then premise natin. So we have our pineapple juice from a can, honey, and then our coconut milk. Okay, Luna, you'll help mommy. So we will put our pineapple slices. Okay, you put like this, bunny. And then lagay tayo ng pineapple juice. Lagyan natin ng honey para may sweetness pa. And then our milk, yes, our coconut milk. Yeah, there you go. Okay, and then we'll taste. Kasi pwede natin siyang dagdagan ng ice. Hands, yes, kasi. You will wash hands later. Milk. 1, 2, 3. Okay, we'll get more ice, okay? Add ice. Put my hair, bilis, bilis. There, good job. Okay, and then, you press this. Oh. There you go. So, lagay tayo ng, what's this, honey? Leaves. Leaves, yes. Mint leaves. Okay. One last pulse. Okay. Ayan na yun, oh. Put this. Lagyan natin yung straw natin. Oh, but of course, maganda kung medyo mas may color siya. You can add umbrella if you like. Tapos ito na yun. Ito talaga yun eh. Yummy! Piña colada using piña cups. Bakit hindi? Yum! And so finally, na-finish na natin lahat ng recipes natin at lahat ng mga dishes natin for our Boodle Fight. Of course, we have our banana leaves. Basic naman yan, pag may banana leaves, dapat pinapainitan natin sa stovetop para matanggal yung mga germs and bacteria. And at the same time, mapalambot natin siya. And we'll also use banana trunks. Ito yung katawan ng banana tree na pinutol, tapos layer and layers kasi yan ng ganito. Iba gagawin natin plates, iba gagawin natin pang serving platters. Okay, since dito natin nilagay ginata ang santol natin, both ends dapat meron. So doon tayo magsisimula para masigurado natin na both parts of the table makakatikim ng ginata ang santol. And then, ayan, ibabalik na natin ang ating mga plates, mga banana. Talagang busy ka dyan, ha? Mas cheaper and at chicken. Saka, and chicken. Mas cheaper and at the same time, napakagandang pang-production design, hindi pa. Okay, and then, ano susunod natin ilalagay? Ang ating alige rice. Na lahat may part ng alige rice. Yan. Konti-konti lang kasi maglalagay pa tayo ng white rice. So, para mangyari, rice and then ulam. All together. Dito na lahat ng rice, doon na lahat ng ulam. So, gusto nyo yung Boodle Fight, medyo appetizing sa mata, pero hindi overwhelming naman sa dami ng pagkain. Kasi kung minsan, di ba, pag masyado ng maraming nakikita ang pagkain yung mga tao, parang ayaw nilang kumain kasi nabusog na sila sa sobrang dami. Ang ganda idea din ito, kasi kung hindi naubos si Boodle, papalit lang yung second batch ng mga kakain, mayroon na lang tayong bagong ganito. So hindi siya madumi, hindi siya baboy tignan. Chicken. Layered na siya ng yem. Ay, nagutom na ako. Yan. And then, magre-refit na lang tayo. Naku, may libreng isa. Kanino kaya mapupunta ito? Paraffle na. Ito na yung mga isda na kinuha natin kila Manong. But you want it to be pretty, but not pretty enough na ayaw nilang kainin. Yan.
Sawsawan. Ito na yung sawsawan natin. Roasted eggplant. Ayan na yung chimichurri natin. Ayan na yung bagoong balayan. Ayan. Marami tayong shrimps. Kaya iyan ang ilalagay natin. Share talaga. Share your blessing. Sabi nga. Ito dito natin lagay. Crinis cross yung mangga para mas maganda sa Boodle Fight. Di ba? So, all in all, itong lahat ng to, for 15 people, it can cost you 8 to 10,000. Pero may take-home pa sila nun. Kasi may hipon, manok, may baboy, may mangoes, merong dessert. So, ito na po ang ating Boodle Fight, ang ating aligger, fried rice, our inihaw na liempo at inihaw na chicken, ang inihaw na isda na freshly caught nila manong manging isda, ating grilled shrimp, naka-partner na ang ating ginataang santol. I love entertaining friends. I love feeding the people that's close to my heart. And so this time, I want to feed my newest family, the Sea Biscuit family. Enjoy our meal and of course my staff, my kids. Kanina pa namin umaga to hinihintay. Ito na po, kakainin na namin sila. Please join us and I hope magawa niyo sila sa bahay ninyo. Thank you so much for watching our videos. If you have any comments or suggestions, please feel free to send them over. And of course, please subscribe to my channel.